Samantala, excited na ang real life couple na sina Derek Monasterio at El Villanueva sa kanilang on-screen comeback. Marami raw silang natutunan sa set ng upcoming revenge drama na makiling na shinare nila sa Dream Integrated News interviews. Makichika kay Nelson Canlas. Love changes everything. Totoo daw ito para kay Derek Monasterio at El Villanueva. Dahil mula nang magsimula ang kanilang real-life relationship noong 2023, malaki na ang pagbabago sa kanila. Hindi lang sa professional life, kundi maging sa kanilang personal na buhay. Naging usap-usapan ang closeness nila sa set ng Return to Paradise noong latter part ng 2022. Pero inamin lang ng dalawa ang kanilang off-screen romance noong August 2023. Naalala mo yun, parang nag-usap tayo, nasabi natin parang, o sige, wala na tayo i-date na iba, ito na yon game. Parang ganun. Pero hindi pa kami naglagay ng label nun. Parang ganun pa lang. Pero as time passed by, parang naglagay din kami ng label. Yeah. Anong importance ng label sa inyong dalawa? Para sa akin, important kasi talaga siya sa lahat ng relationship, kahit anong relationship na meron ka with other people. Because it defines your boundaries and your objective with someone. And kung hanggang saan yung papatunguhin ng relationship nyo. Kapwa raw sila napabuti dahil sa isa't isa. Naging better overall sa lahat ng aspects ng life. Mas naging mature yung mga decisions ko, yung mga financial decisions, relationships with people, commitment to my craft. Meron na siyang parang blueprint na alam ko na yung gagawin ko nung na-meet ko siya. Kaya't magandang timing daw ito para buhayin ang kanilang tambalan on screen. Sa afternoon prime series na Makiling, na mapapanood na sa January 8. Bukod sa pagiging driven habang magkasama sa set, mas lalo raw silang na-inspire gawin ang revenge drama dahil sa dami ng natutunan nila habang ginagawa ito. I think it's a privilege to play this role kasi it opened up me to feelings that I didn't know that was there. And it made me understand people kung bakit nila nagagawa yung mga actions na yun. Kapag victim ka, gusto nila nakikita sa'yo, inosente ka. Pero ang reality is hindi naman perfect ang victim. May mga mali din naman din sila. So it opened up me to that perspective. Marami rin daw silang fun memories sa set. Yung location kasi namin may malapit na ilog. Ligo kami lahat sa ilog. May dala kami shampoo, sabon. So para kami mga bata na never ko na-experience sa buong buhay ko. Nakaka-enjoy po ah. Kasi sa bundok din po kami nag-shoot. Tapos ang mga kasama namin, mga ka-age namin. So wala kaming ginawa kundi magtawanan kapag break. Ngayong bagong taon, imbes na New Year's resolution, gumawa daw ng vision board ang dalawa kung saan inilista nila ang mga gusto nilang ma-achieve sa 2024. Mula sa career goals, ipon na naging Batangas bigla. Hobby. Galingan lang ang mga financial investment, mga ganun. Ganyan lang ang ako. Kasi ang daming times ko na rin before na scams. Nagulat nga ako sa iyo Grabe. Ka na ngayon. Oo. Ang dami ng masasamang tao na lalokohin ka talaga. Lalo ngayon, very very gullible pa naman akong tao, ganun. So ngayon, ang dami ko na natutunan. Biggest plan for 2024? Biggest plan? Gusto ko lang bumili ng lupa. Yeah. Yun yung pinaka-goal ko this year din. Yun I wanna invest sa lots. Lahat ng na-interview ko halos gusto travel. Mas maganda mag-enjoy pag marami kang pera. Pag marami kang investments, pag marami kang by the time na 40, 50, alimbawa, wala na tayo sa showbiz, doon na tayo mag-travel. Doon na tayo enjoy yung kinita natin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings!